Gawa na ba kayo sa spaghetti o carbonara? Halika't samahin niyo ako, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng kakaibang spaghetti pasta. Hindi natin kailangan ng spaghetti sauce or giniling. Kailangan lang natin 2 can ng century tuna. Butter, fried garlic, cucumber, white onion, at tomato, ground black pepper, iodized salt, parsley, ating spaghetti pasta. Pakukuluan natin muna ito. Habang nagpapakulo tayo ng tubig, ihahanda naman natin ang ating iba pang kakailanganin. Habang nagpapakulo tayo, hihiwain ko naman ang onion, small dice ang kailangan natin. Ilagay natin sa isang lalagyan. Isinod natin ang ating kamatis. Ang kailangan lang natin sa kamatis ay ang laman. Hindi natin kailangan ng buto. Kaya i-boneless natin. Para hindi sayang ang kamatis, pati yung bandang puwita ng kamatis ay tanggalin natin. Make sure na wala siyang buto. Hiwain lang din natin ito ng dice. Kung paano ang sibuyas o white onion natin ang pagkakahiwa, ganun din ang ating kamatis. Isit aside muna natin. Isunod natin ang ating cucumber. Huwag natin ubusin ang ating cucumber kasi marami ito. Nasa inyo kung isasama nyo ang balat ng cucumber o hindi. Kung hindi, ganito ang inyong gagawin. Hiwain din natin ito ng katulad ng ating sibuyas. Ganun lang po ang ating gagawin. Lagay din natin ito sa isang lalagyan.
Tapos na natin ilaga ang ating spaghetti pasta. Tuloy natin ang ating pagluluto. Isunod naman natin ang ating parsley. Mainit na ang ating kawali, lagyan na natin ng butter. Ang inilagay ko na butter ay 1/4. Pahinaan lang natin para hindi masunog ang butter. Kung wala kayong butter, pwede tayong gumamit ng margarine. Pagkatunaw ng butter, ilagay na natin ang ating century tuna. At igisa lang muna natin ito para sigurado tayo na walang contaminated sa ating pasta. Antayin natin ito hanggang sa kumulo. Diyan natin ito ng konting asin. Gumamit ako ng ginisa mix. Kumulo na ang ating sauce. Pwede na natin ilagay ang ating pasta. Huwag muna natin ubusin. Tingnan natin kung kasya ang ating sauce. Ihalo natin. Kasya ang ating sauce, kaya pwede natin ito ubusin na. At hayaan muna natin ito na ma-simmer ng ilang minuto at makita natin na wala na siyang sabaw. Tapos na po ang ating pasta spaghetti with tuna. Ganyan ang kalalabasan ng ating pasta spaghetti with tuna. Papansin nyo, shiny siya dahil sa butter at yung sauce ng century tuna. Pwede na natin ito ihain. Okay, ilipat na natin ito sa isang lalagyan. Isali na natin ito sa isang lalagyan. Ilagay natin ang ating paminta. Huwag masyadong marami para hindi umanghang. Ang ating kamatis. White onion. Ang ating cucumber.
ang ating garlic, fried garlic. Optional, kung gusto niyo lagyan ng chopped parsley. Yan na po ang ating spaghetti pasta with tuna. Tapos na po ang ating spaghetti pasta with century tuna. Napakadila lang to gawin. Reasonable, affordable, dahil napakamura ang ating mga ginamit ingredients. Kukunting ingredients lang ating kailangan. Pwede pang business at higit sa lahat. Napakasarap na merienda, lalong-lalo na doon sa mga nagda-diet. At napakatipid sa ating ingredients. Nagkakahalaga lang ito ng kalahating kilong spaghetti pasta, tapos dalawang century tuna, halagang 65, kamatis, 3 piraso, 10 piso, cucumber, hindi pa naubos ang 1 piraso, halagang 10 piso, at ang ating white onion, 1 piraso, hindi rin naubos sa isang portion, at ang ating fried garlic, halagang 5 piso. Kaya napakamurang halaga lang po ito. Kung nagustuhan ninyo ang ating recipe ngayon o ang ating menu, maaari kayong mag-like, share, subscribe. Thank you.